Ang mundo ng organisadong krimen ay nakatanggap ng matinding dagok sa Pilipinas. Matapos ang walong buwang walang tigil na pagbabantay, isang malaking pag-aresto ang yumanig sa mundo ng ilegal na pagsusugal. Ngayon, dala namin ang kwento ni Liu Dong, isang lalaking kilala bilang the boss of bosses ng mga ilegal na Philippine offshore gaming operators o POGOs. Ang kanyang pag-aresto ay nagmarka ng bagong yugto sa laban kontra sa krimen sa ilalim ng lupa sa bansa. Naganap ang drama sa tahimik na Huwebes ng gabi sa Binian, Laguna. Si Liu Dong, nakilala rin sa iba't ibang alias tulad ng Bogo, Boga, Sialong, Apao, Pahao, at Hauhau, ay nahuli ng isang special task force. Ang operasyong ito, pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCSI, sa tulong ng Bureau of Immigration, BIHI, Armed Forces of the Philippines, DE, at Philippine National Police, ay bunga ng maingat na pagpaplano at koordinasyon sa loob ng maraming buwan. Habang bumababa si Liu mula sa kanyang sasakyan, sinundan siya ng mga heavily armed operatives na may dalang mission order. Mahalaga ang timing at puno ng tensyon ang eksena. Kasama ni Liu, naaresto rin ang 12 pang Chinese nationals at 9 na Filipino na nagsisilbing mga bodyguard at driver. Nakumpiska rin ang ilang mga baril, kabilang ang mga 8 handguns mula sa mga suspect na nagpapakita ng bigat ng operasyon. Ibinahagi ni Undersecretary Gilbert Cruz ang lawak ng operasyong ito at ang kahalagahan ng pag-aresto kay Liu. Hindi pangkaraniwang tao si Liu, siya ay itinuturing na malaking tao sa mundo ng ilegal na pagsusugal. Cruz, sa panayam, ang ibig sabihin ng Hauhau ay boss of bosses. Kaya masasabi natin na siya ang hari ng Pogo. Siya ay isang mahalagang tao sa larangan ng organisadong krimen sa Pilipinas. Sino nga ba si Liu Dong at paano siya naging isa sa pinakakilalang tao sa underground economy ng bansa? Ayon sa mga imbestigasyon, dumating si Liu sa Pilipinas noong 2016 na at mula noon, nagsimula siyang magtayo ng network ng scam farms na natatakpan ng mga lehitimong negosyo. Ang mga operasyon na ito ay nagsilbing perpektong takip sa kanyang mga ilegal na gawain na nagpapalawak ng kanyang impluensya sa Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, at maging sa masisikip na kalye ng Metro Manila. Ang network ni Liu ay hindi limitado sa maliliit na scam. Siya ay isang mahalagang tao sa Lucky South, Siamnaputsiam, isang pogo hub sa Porac, Pampanga, na sinalakay ng mga otoridad noong Hunyo 4. Ang hub na ito ay naiugnay sa human trafficking at iba pang ilegal na aktibidad. Ngunit maaaring ito pa lang ang simula, habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mas malalim pang koneksyon ni Liu at ang sakop ng kanyang mga operasyon. Matagal nang kinilala ni Senadora Risa Hontiveros, na namuno sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, si Liu bilang isang mahalagang manlalaro sa madilim na mundo ng POGOs. Para sa kanya, ang pag-aresto kay Liu ay isang mahalagang hakbang sa mas malawak na laban kontra sa mga krimen na may kaugnayan sa POGO sa Pilipinas. Ngayon na nasa kustodya na si Liu, masusing sinusuri ng mga otoridad ang kanyang nakaraan, pati na ang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng China upang malaman kung siya ay may mga kaso rin doon. Ngunit ang pag-aresto sa kanya ay hindi lamang laban sa isang tao, ito ay isang mensahe sa iba pang mga gumagalaw sa dilim. Ang pag-aresto kay Liu ay hindi lang tungkol sa pagpapatigil ng isang operasyon, ito ay tungkol sa paghimay ng isang network na may mga galamay sa iba't ibang lungsod at rehiyon. Ang kanyang mga negosyo ay nagsilbing front sa pagtatago ng mga ilegal na gawain tulad ng human trafficking at cyber scams. Sa pagbagsak ng operasyon na ito, umaasa ang marami na makakamit ang hustisya para sa mga biktima at tuluyang mapabagsak ang buong istruktura ng krimen sa likod ng mga pogo. Para sa maraming Pilipino, sumisimbolo ang pag-aresto kay Liu sa mas malawak na laban para mabawi ang kanilang mga komunidad mula sa kamay ng organisadong krimen. Ngunit babala ni Senadora Hontiveros, hindi pa panahon para maging kampante. Bagaman malaking tagumpay ang pagkakahuli kay Liu, may iba pang mga tao na nagtatago pa rin sa anino. Ngayon ay haharapin ng mga otoridad ang hamon na suriin ang bawat aspeto ng mga operasyon ni Liu upang matukoy kung sino pa ang nasa likod ng mga ito. Si Liu nga ba talaga ang the boss of bosses o may mas makapangyarihang tao pa na nagtatago? Umabot na sa kritikal na punto ang laban kontra sa mga ilegal na pogo at ang pag-aresto kay Liu Dong ay isang patunay sa dedikasyon ng mga otoridad ng Pilipinas na buwagin ang mga network ng krimen. Ngunit nananatili ang tanong, gaano pa kalalim ang problemang ito?
At makakamit kaya ng bansa ang hustisya para sa mga biktima ng madilim na industriyang ito? Abangan ang iba pang balita sa patuloy na pag-usbong ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell.